naman to you, and this is Miss Nana G once again. And I would like to say thank you po sa lahat-lahat ng mga sumusuporta kay Miss D. And ang dami-dami natin for today. Ang dami natin for today, it's all about the things that we will never recover in our life. Yes, mayroong mga bagay-bagay na napakahirap na i-recover o hindi na talaga natin ma-recover. Diba? Dali. Ayusin ko lang yung buho ko. Baka malaglag ako. Okay. The number one is a stone after a stone. Kapag kasi yung bato ni-release mo, binato mo na, lalanding yan. Hindi katulad ng kalapari, kapag hinagis mo, papalakta ka lang, babalik yan. Diba? Kapag yung bato ni-release mo at nakasira na, oh, anong gagawin mo? Paayos mo yung na-damage ng pagkabato mo? Diba? Mapiperwisyo ka pa. So, bago tayo mambato ng bato, ha? Iisipin muna natin. Dapat papil na lang yung bato natin. Huwag ng bato. Kaya tinapay para mabusog pa yung tatamaan. Diba? Okay. Yung number two kasi kamukha lang na number one. Number two, words after it's said. Kapag kasi nirelease mo na yung isang salita, napakahirap na i-take back. Lalong-lalo na kapag nakadamage ka na. So, diba? Huwag tayong basta-basta magsasalita ng mga bagay-bagay na nakakasakit o makakasira ng kapwa natin. Oh, teka muna, sasabihin nyo, galit lang po kami, Miss D. Ganon. Hindi ganon. Kapag galit ka, kumalma ka. Inhale, exhale, hanggang kumalma ka. Kasi napakahirap kapag nakasira ka na, kapag nagsabi ka na hindi maganda against isang tao, lalo na kung hindi naman totoo. Totoo man o hindi, it's not your business anymore. As long as hindi ka inaano. Kung inaano ka, pagdasal mo na lang yung tao na sana may masmasan. Diba? Huwag na huwag tayong papatol sa mga toyoin. Toyoin na nga sila. Papatol pa tayo. Huwag na lang. Kasi, kung ikaw nakakaintindi, kumalma ka. Ikaw yung nakakaintindi. Pero kapag pinatulang, sabi nga nila, kapag pinatulang mo yung baliw, mas baliw ka. Oo. Oh, mga pilosopo niyan itong mga to eh. Pero makinig ka sa sinasabi ko ah. Huwag kayong basta-basta nagsasalita ng hindi maganda sa kapwa natin. Kasi nga, kapag nakasira ka na ng dignidad, di ba? Iba na yan. Hindi natin alam kung anong pwedeng mangyari. Kasi alam nyo, kapag yung baso kasi nasira na, ha, nagkalamat na, wala na. Wala nang silbi, itatapon na. Parang yung samahan nyo, nagkalamat, itatapon na lang ng basta-basta. Kahit yung pinagsamahan nyo 10 years na 20 years. Kasi nakalamat na eh. Hindi nakatulog ng dati, di ba? So, ingat po tayo sa mga bibitawan natin mga salita. Na hindi tayo nakakasakit. Okay lang kung masakit yung sasabihin natin kung ikabubuti naman ang pagsasabihan natin na magiging productive siya, mas magiging better person siya. Pero kung hindi naman, wag na lang ha. Number three, an occasion after it miss. May mga occasion kasi sa buhay natin na nami-miss natin, di ba? Yung hindi tayo nakakadalo, hindi tayo nakakapunta. Yung sa birthday kasi sasabihin natin meron naman next year. Kasi iba yung present mo ngayon sa next year. Like sa mga reunion, di ba? Pwede yung mga present ngayon, wala sila next year. Yung saya ngayon, magiging iba yung saya next year, di ba? May mga ganap ngayon, wala next year. Ganun yun. Like parang yung halimbawa yung birthday ng 2019, iba. O, tapos 2020, lockdown. Hindi pwede mag-celebrate, di ba? Hindi ganun. Kahit sa wedding, hindi na pwedeng year na nagsa-celebrate ng wedding. Wedding anniversary, pwede. Pero yung mga nagpakasal ka ngayon, papakasal ka next year, hindi nang pwede. Pero yung nagpa-civil wedding ka, then church wedding, silver wedding, golden wedding, mga ganon. Hindi siya yearly. Kasi iba yung saya na mararamdaman mo kapag present ka sa okasyon. And the number four, time after it's gone. Parang katulad yung number three yan, di ba yung okasyon, kapag lumipas na, wala na, di ba? Ito yung oras. Kapag lumipas na yung oras kasi, hindi na natin yung may babalik. Kaya dapat, hanggang kaya natin gawin ngayon, gawin na natin. Huwag na natin ipagpabukas. Yung buhay ng isang tao, hindi natin alam, baka bukas wala na siya. Kaya kung kailangan mong ibigay yung pagmamahal mo ngayon sa isang tao, ibigay mo na. Mga katoyoin, mga kamisdi, ibigay na natin yung pagmamahal at respeto sa bawat tao sa buhay natin ngayon. Ngayon na, hindi bukas. Kasi yung kamay ng orasan, hindi na natin may babalik yan. Kailangan mo sasabihin sa isang tao na napatawad mo na siya pag wala na ba siya? Kailangan mo sasabihin sa isang tao na mahal mo siya kung wala na siyang buhay?
Kaya dapat ngayon pa lang, kung meron ka maitulong, ibigay mo na. Kung meron pagmamahal dyan sa puso mo na tinatago mo, na nag-sorry na siya, hindi naman ganun ka-big deal, hindi naman ganun nasira, hindi naman ganun nagkalasag sa gimbaso, na pwede pang buuin sana, gawin nyo. Para lang naman sa magiging okay ang buhay nyo. Hindi yung magre-regret ka after what happened. Hindi yung magre-regret ka at pagkatapos, pag wala na siya, doon ka magre-regret, doon ka iiyak-iyak, di ba? Which is not good. Hindi na natin may babalik yan. Hindi na natin mabibigyan ng solusyon. So, do it now! Now! And the number 5, trust after it lost. This is the last one. Ang hirap. Hindi na natin masosolusyonan kapag tiwala nang nawala. Kapag kasi yung tiwala nawala, ang hirap ibigay ulit ng tiwala. Pwede magiging okay ulit kayo, pero hindi na katulad ng dati. Ang hirap kasi, sorry. Kasi siyempre, di ba? Sa buhay kasi natin, may mga kanya-kanya tayong mga nakakasama. Parang meron lang ako naalala kasi, kaya medyo... Number 5, trust after it lost. Number 5, trust after it lost. This is the most important in our list. Not list, list. Basta bala kayo sa buhay. Kapag kasi yung tiwala yung nawala, wala na. Ang hirap na ibalik yan, mga katuyuin. Kapag itong baso kasi sirang-sira na, napakahirap ng buuin. Diba? Kasi magsa-second thought ka. Kailangan pa bang magtiwala ako sa tao? Ito minsan na niya ako niloko. Hindi mo na mabibigay ng buong buo yung tiwala mo sa isang tao na loko sa'yo na binigay mo yung tiwala ng buong buo ng buong buhay mo. Sa buong buhay mo. Kaya huwag tayong gagawa ng isang kapalpakan na ikasisira ng tiwala na isang tao sa atin. Kasi alam nyo, napaka-importante ng tiwala sa buhay natin. Kasi kung hindi ka magtitiwala o kung hindi ka pinagkakatiwalaan, di ba? Ang hirap nun. Lagi may duda. Ay, huwag tayong gagawa ng isang bagay na ikasisira natin. Na mawawala yung tiwala ng mga tao na sa paligid natin. Kasi napakahirap nun. Di ba? Lagi nila silang tamang duda sa mga ginagawa natin. Kahit sincere na tayo sa ginagawa natin, concern, wala na. Wala na mangyayari. Kapag kasi tiwala yung nawala, napakahirap niyan. Kasi yung tiwala kasi yung binubuo ng years, tapos segundo lang sisirain mo. Hindi mo ba alam, it takes forever para mabuo o ma-repair ulit ang tiwala sa iyo ng isang tao. Ingat po tayo sa about action at mga katagang lalabas sa ating bibig o sasabihin natin. Kung ano po yung ayaw natin, huwag po natin gagawin, di ba? Kasi kapag ginawa nila sa'yo, nagagalit ka, kaya huwag mong gagawin. Kasi kapag ginawa nila din sa'yo, wala kang lisensya magalit. Kasi unang-una, ikaw ang naunang gumawa. Sana po meron po kayo natutunan sa ating content for today. Maraming salamat po. Please don't forget to give it thumbs up. And kung bago ka lang sa aking YouTube channel, please don't forget to hit the notification bell para like and updated sa about vlog na ipapost ko dito sa YouTube. Maraming salamat. Keep safe. God bless! Seeing eyes of mine, you see, there are no trees inside of me. Need a fam, that's what they call me. I promise that you'll never be lonely.